So, hello guys, what's up? It's me again, si Mimali Shanyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon guys, makikita nyo dito sa video na to kung gaano tayo pinagmukhang tanga nitong mga Duterte na to. So, ngayon, meron hong isang abogado ang naglakas ng loob. Siyempre, karapatan din naman ng mamamayang Pilipino, ng kahit na sino, di ba, ang magtanong sa sal-in ng isang mayamang politiko. So, ngayon guys, di ba, alam nyo naman yung super laking issue ng confidential funds ni VP Inday. Diba? Nung panahon pa lamang niya as a mayor, tapos presidente yung kanyang ama, palaki ng palaki ng palaki ang confidential funds na binibigay dito kay VP Inday, which is nakakapagtaka kasi, diba, ang ibang lugar nga na madaming mga NPA, diba, bumaba naman yung 'di ba recruitment, tapos dito sa lugar ni VP Inday na hindi naman yan buong bansa, sa lugar lang nila, tapos ang laki ng confidential funds na hinihingi. Tapos beside pa doon guys, during pandemic, 'di ba, pandemonyo, 'di ba, pandemic noon, bakit meron din siyang confidential funds na 400 plus million? Magkano yung sa ano niya, yung confidential funds? Tingnan nga natin ulit. Based on COA report guys, Davao City had confidential funds about 144 million nung 2016 yan, 290 million nung 2017, 420 million nung 2018, at nung pandemic yung nakakapagtaka, di ba? Pandemic, walang lumalabas dun, tapos tumitik-tik ka ng 460 million each year, 2019 to 2022. So, umabot ho ng 2.6 billion ang confidential funds ng ating Mayor Sara Duterte, nung mayor pa lamang ho siya, 6 to 7 years, doon sa Davao. So, di ba, sa usaping security, peace and order, wala naman sa aming problema doon. Pero, di ba, bakit yung lugar lang ba ni Ma'am Sara Duterte yung maraming, di ba, taga-bundok? So, yung lugar lang ba nila? Madami ding lugar yung sa Manila, Visayas, hindi lang naman yung lugar nila. So, ang nakakapagtaka dito, yan, hinihinga na lang sila naman ng sal-in, wala namang masamang mag-request, di ba? Pero, bakit, ganito, papaliwanag ko sa inyo mamaya, hindi sila naglalabas. Kasi nga daw, sakop daw ng Data Privacy Act. Kung sa akin lang naman, di ba guys, kung totoo ka para sa bayan, kung wala kang tinatago, kung wala kang tinatagong dumi sa katawan, pag may taong mag-request, 'di ba, na para malaman yung statement of asset and liability, yung sal-in mo na lang, 'di ba, para malaman kung totoong wala kang tinatago o sa laki ba naman ng confidential funds mo, 'di ba, hindi maiwasang magtanong ng mga tao, hindi maiwasang magtaka. Pero kung totoong malinis ka, kaya mong ibigay yung sal-in mo. 'Di ba, nang walang pag alinlangan, ibibigay mo kung totoong malinis ka. Ngayon, basahin natin tong balitang 'to. Yan yung request. Basahin lang muna natin guys para makuha tayong context. Sabi ho ni Attorney Dino S. De Leon, siya ho yung abogadong naglakas ng loob na mag-request ng sal-in, 'di ba? Eh ito yung request niya, request sal-in statement of assets and liabilities and net worth. So sabi niya dito, Dear Vice President Duterte Carpio, as a concerned, kasi guys, sumulat si ano, itong ano na to, itong attorney na to, sumulat sa opisina ni VP Sara Duterte at nagre-request nga ng sal-in. So, anyway, sabi dito, Dear Vice President Sara Duterte, as a concerned citizen of the Republic Act and as a taxpayer alarmed by the reports on your expenditure on the Republic's, on the public's money, I am writing to make a Freedom of Information or FOI request, especially for the complete and full disclosure of your statement and asset liabilities and net worth so far filed by you as then Mayor of Davao City and now Vice President. This request is being made pursuant to Republic Act number 6713, which mandate you to make such as disclosure since the public has the right to know your asset, liabilities, and net worth and financial and business interests, including those of your spouse and unmarried children under 18 years of age living
in your household. So guys, tama naman ho guys yung binanggit nitong attorney na to na meron tayong right to know, 'di ba? Meron tayong right to know the asset and liabilities network and financial business and interest ng isang politiko kung gaano na ho sila kayaman, 'di ba? Kung gaano na sila katikas yung kanilang kayamanan, 'di ba, ng isang politiko. Meron ho tayong karapatan kasi binanggit niya yung Republic Act number 6713. Yan ho yay karapatan natin, 'di ba, na magtanong sa isang politiko kung gaano na ho sila kayaman. So ngayon guys, ang problema lang kasi dito, 'di ba? Itong sala na to, sakop siya kasi ng Data Privacy Act. So parang lahat na lang ng batas na meron dito, parang meron din kaakibat na consequences. Imagine, meron tayong Republic Act 6713. At the same time, meron din naman tayong Data Privacy Act. So, parang walang silbi din yung Republic Act 6713 na yan dahil nga meron Data Privacy Act. So, hindi naman ho pinupursue ang isang politiko, di ba, na kalagay naman ho yan sa batas na pwersahin ng isang politiko o isang mambabatas na maglabas ng salin sa public. So, yun na nga, di ba, grabe, no? Pero guys, sa totoo lang, if ikaw, di ba, totoong walang tinatago, malinis yung katawan mo dito sa mga issue na to. So, pag hiningi sa'yo, ibibigay mo agad. So, ang problema nga lang dito sa kanila, ito, pakita ko sa inyo, ah. Kahit yung kanyang ama, tingnan nyo, ah, during 2017, 2018, kasi nung last year, di ba, Duterte Sal and for 2017 show network for 28.5 million. So, nilabas ni Duterte yung salin niya noong 2017, pero yung 2018, 19, 20, 21, 22, diba, na nandiyan sa servisyo, hindi niya nilabas. So, yung nilabas niya lang salin is yung after niyang manalo, diba, 2016, nanalo siya, and the next year, dun lang siya naglabas. Pero, yung papalaki na ng papalaki ang confidential funds na binibigay niya sa anak niya ay hindi na siya naglabas. Tsaka yung doon sa ombudsman din kasi, guys, ganito yung nangyari, in-appoint niya. So, yung ombudsman, parang pinagtatakpan sila kasi kung gusto natin maghingi ng request, dadaan natin yan sa ombudsman sa pagkakaalam ko. So, anyway, yun na nga, pinagtatakpan. So, ang galing nga, no, guys, ginawa talaga tayong tanga, ginawa tayong tukmol, ginawa tayong bobo, ginawa tayong walang alam. So, ganyan ho sila kagagaling. So, hindi ko naman sinasabing corrupt official sila. Pero, di ba, nakakapagtaka, bakit hindi nila ilabas yung kanilang salin? Anyway, meron ako yung papakitang video sa inyo kay Harry Roque, di ba? Nagsalita din si Harry Mau na pinagbabawalan. Bawal maglabas ng salin, di ba? Hindi dapat pinupursue ang isang tao na maglabas ng salin dahil nga sakop daw ng Data Privacy Act. Anyway, ito yung video. Already in process to get the president's salin. But until now, several media entities, including us, that tried to secure the president's salin, pero wala ka rin pong natitigin ang copy. Why not just release the copy of the president's salin for the sake of transparency, kagaya po ng ginagawa na dati and with previous presidents and now with other government officials as well? Because there's new policy being implemented by the ombudsman as a constitutional body, and we respect the prerogative of the ombudsman in this regard. But yet, the president just unilaterally decides, sir, na, oh, here's my salin, so that no questions will be further asked. Well, he could, but he respects the ombudsman, and he leaves it to the ombudsman. Okay. Sir, just a question po, please, for Secretary Dizon and Secretary Galvez. Pero parang na-exceed ka na mga questions mo. Oh, I think you've exceeded. Punta nang buta tayo sa iba muna, no? Kasi it's one. O, diba? Kinat niya agad. So ngayon, ito na nga yung ombudsman na binabanggit ni Harry Roque. Ombudsman din doon, yung appoint din doon, in-appoint ni Duterte. So, 'di ba? Grabe silang magtakip ng kanilang mga buta. So ngayon, guys, ito lang yung pinaka point of view ko dito. Na-request kasi to October 4, you know. October 4, 2023. So, good luck na lang sa nag-request kung ibibigay yung salin, pero sa tingin ko hindi. Kasi, alam nyo, malaki na yung income ng mga yan. Malaki na yung pera ng mga yan. Diba, sa kakakamkam ng pera ng bayan, Charis. Nagtatanong lang naman ako, ha. Nagtatanong lang ako, baka malaki na yung pera niyan. Baka lang, diba? Pero hindi ko naman sinisisi. Anyway, para masaya tayo, diba? Nagtatanong lang si Mima. Pero kung totoo kayo para sa bayan, ilabas nyo yung salin nyo. Ilabas nyo kung, di ba, kung gaano kayo kayaman. Baka naman merong
alam ang taong bayan. Kasi ang laki ng pera, confidential funds, so ang laki, promise. Nagtatanong lamang ho kami, bakit hindi niyo maibigay yung request na yan? Anyway guys, yun lamang ho at it's me again, si Mimalicious, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.